Ayan mga kabarangay at welcome back ulit sa ating Muntin Channel. Ito nga palang ko si Nero ng barangay na bumabati sa inyo ng magandang araw at magandang buhay para sa inyong lahat, para lalong-lalo na sa aking mga followers, sa aking viewers, sa aking silent viewers. Maraming salamat sa inyong lahat at magandang araw sa inyong lahat mga idol. Ayan. Magluluto nga pala tayo ng beef caldereta na talagang patok ngayong holiday season mga idol. Sigurado itong ganitong mga handaan ay di mawawala, lalong darating ngayong Kapaskuhan at darating ngayong Christmas, New Year. Ayan mga idol. So ayan, meron tayong isang kilong ribs at syempre hiniwa na natin ng medyo pa-cubes, pinahiwa na natin. At yung makikita nyo, may kasamang litid mga idol. Syempre dahil so okay, dinagdagan niya ng litid na halos kalahating kilo ang binigay sa ating litid. Syempre isama na natin sa pagluluto yan sa ating beef caldereta dahil ang litid ay syempre masarap yan mga lods. Ayan. So ang ginawa ko rito ay ginisa ko muna sa sarili niyang mantika at hanggang sa maubos ang kanyang tubig, ang kanyang katas. At pinatuyo ang katas ng kanyang baka para mawala ang kanyang anggo o anumang mayroon siyang amoy mga idol. Ayan. At syempre ayan, ginisa na rin natin ang ating carrots at patatas. Ayan. Syempre para masarap at syempre i-hapcook na rin natin. Ayan mga idol, at pagkatapos ng mga ilang minuto pagkapok natin sa ating gulay, at syempre tanggalin na natin sa kawali. At syempre igisa na natin ang ating sibuyas. Ayan. Syempre yung bawang mga idol, igisa na rin natin. Syempre para maging masarap ang ating kalderitang baka. Ayan. At syempre isama na natin pag-isa ang laurel. Syempre para sumarap na rin at lumabas ang kanyang aroma, ang ating dahon ng laurel. Ayan, yung dilip mga idol. So ayan, nilagay na natin ang ating beef. Igisa na rin natin para syempre para masarap. Ganun naman talaga, igisa-gisa lang natin para manuot ang kanyang bango mga idol sa ating beef. So ayan, naglagay tayo rito ng isang pirasong beef cube. Syempre para mas lalong sumarap. Pwede naman hindi, pero depende sa inyo mga idol. So sa atin, naglagay tayo ng isang pirasong beef cubes. So ayan, sinama na rin natin pag-isa syempre ang tomato paste. So ang purpose natin rito, kaya natin sinasama pag-isa ang tomato paste para pumula ng husto ang ating beef caldereta mga idol. So ganyan lang ang technique. So huwag tayong maglagay ng tomato paste na may sabaw na dahil hindi po pupula masyado ang ating caldereta. So kahit anong caldereta, ma-pork man siya o ma-beef, ayan, or ma-minodo. So ayan, siyempre sinama na natin paglagay, pagtimpla ang paminta. Ayan, siyempre mas marami-raming paminta. Siyempre yung patis mga idol, ayan, sinama na rin natin rito sa ating pag-isa siyempre para manuot na ang kanyang lasa ng patis. Ayan, ganyan lang kasimple tayo gumawa ng discarte ng ating beef caldereta. So ayan, nag-addition natin rito ng kalahating kutsarang asukal mga idol. Ayan, syempre pambalance sa lasa. At so ayan na, maglagay na tayo ng tubig. So naglagay nga pala tayo rito ng syempre yung Rino liver spread. Huwag po natin kalimutan dahil unang-una ay syempre nagpapasarap yan sa ating beef caldereta. Ayan mga idol. So ayan, pagkalipas ng halos magigit siyang oras sa pagpapakulo, ayan na, medyo malambot na ang ating beef, ang ating laman ng baka. Ayan mga idol, at nag-additional tayo rito ng peanut butter, isang kutsarang peanut butter mga lods. So ayan, nilagay na natin ang ating bell pepper, red and green bell pepper, ang ating carrots, at syempre ang ating patatas nilagay na natin rito. So syempre pagbago natin ilagay, siguraduhin natin na malambot ng ating baka. Ayan, at nilagay na rin na ating green peas. So ibig sabihin, luto na at malambot ng ating baka pagka naglagay na tayo ng gulay, para hindi na madurog ang ating mga gulay na nilagay natin sa ating beef caldereta. Ayan. So ayan, nag-additional tayo rito ng konting cheese. Siyempre gagara natin. Pero kung wala po tayong available na cheese, pwede namang wala na mga lods. Ayan. Depende lang sa available sa ating kusina kung anong mayroon. Ayan. At medyo patuyo na ang ating beef caldereta. So pwede naman tayo rito. Pag hindi siya lumapot mga lods, pwede tayo mag-additional rito ng konting cornstarch. Pero kung malapot na, kahit hindi na. So ayan, ganyan lang tayo kasimple gumawa ng beef caldereta na talaga namang patok sa handaan ngayong darating na mga handaan mga idol. Ayan, siyempre lagyan natin ng konting cheese pa rin sa ibabaw para lalong sumarap ang ating kalderitang baka. Ayan mga idol, at maraming salamat muli sa inyong lahat. Siya nga pala, sa mga gustong order, habol na po tayo sa ating bagnit bagoong. Ayan, so 160 lang sa isang buti. Habol na para may shipping na natin ngayong Martes. Siyempre marami nang umorder para sabay-sabay na. Ayan, at sa atin namang reheat, crispy pata. Ayan mga idol, PM lang sa mga gustong umorder. Siyempre magpa-reserve na po tayo para sa darating ngayong Pasko at parating na New Year, dahil magkakaubusan po niyan mga idol. Ayan, at maraming salamat muli sa inyong lahat.